Hi, it's me again, the Soul Farm Girl. Papunta po kami ngayon sa poultry farm para mag-pick up po kami ulit ng broiler. May mga nag-message po sa akin kung magkano daw po yung farm gate, kung magkano yung puhunan pag nag-business po ng dress chicken, at kung magkano po yung benta po namin sa palengke. Ngayon po, ituturo ko po sa inyo kung magkano po yung farm gate ngayon dito, at saka kung magkano po yung bentahan namin sa palengke. Kasi yung ano po, yung farm gate po dito, minsan nag-iiba. Like nung kumuha po kami ng Monday, mataas po yung presyo nila, nasa 80 pesos. Pero ngayon po, ibang farm naman po yung kinuhanan namin, kasi yung isang farm na kinuhanan po namin nung Monday is paubos na po yung mga manok nila. Tsaka malalaki po kasi yung binigay sa amin. So kaya naghanap po kami ulit ng ibang supplier. So yung nahanap po namin na supplier ngayon, mababa po yung presyo nila. So hindi po araw-araw pare-parehas yung presyo nila. So minsan mataas, minsan mababa. In short, fluctuating po yung presyo ng broiler. Minsan mataas po, minsan mababa po talaga. Pero pag may mga steady na po kayong mga customer na binibigyan nyo po talaga, medyo maganda-ganda rin po yung kitaan ninyo. Kasi yung presyo po ngayon sa palengke, ang kuha po ngayon ng manok is nasa 160 per kilo. So kung pinasa po ninyo yun ng 120 or 115, yan. So medyo maganda po yung kitaan ninyo. Kasi ang farm gate po dito ngayon is nasa 59 pesos. Yan. So kung pinasa ninyo ng 115 or sabihin nyo ng 100, ipasa nyo ng 110. So mag-compute po kayo doon. From 110, less nyo po ng 59 pesos. So yun po yung kikitain ninyo. Tapos i-less nyo pa po yung mga sa tracking, yan. Tsaka yung sa mga tao ninyo na magde-dress po ng chicken. So let's do the math. Kunwari, ibibigay nyo po sa palengke, papasa nyo ng 110. Yan. So, yung farm gate po ngayon is 59 pesos. So, 59 pesos. 110 less 59 pesos equals 51 pesos. So, kung makailang kilos po kayo na mabebenta, sabihin po natin makabenta kayo ng ano, mga 100 kilos. Sabihin natin, 51 times 100 kilos. Yan. So meron po kayong 5-1. Yung 5-1 po ninyo, i-less niya po ninyo yung tracking ninyo, tsaka yung ano, yung sa tracking sabihin na lang po nating 500. Tapos yung sa magde-dress po ng manok, sabihin na lang po nating kasi 2 pesos per head eh. So ano na, 4-6 na yun, 'di ba? So 2 pesos times 100. So bali 200 kasi per head po ng ano ng pagde-dress ng manok is 2 pesos. Sabihin mo na lang ano, 3 pesos para may 300 naman siya. So yung 4-6 kanina less 300 nasa 43. O yung 43, o sabihin mo nang malinis na kita mo is nasa 4,000 pesos. Not bad. So yan po, estimate ko lang po yan ha. Estimate ko. Kayo na po bahala mag-compute. Basta sinabi ko na po sa inyo kung magkano po yung farm gate at saka kung magkano po yung bentahan namin sa palengke sa ngayon. Yun po, mag-compute na lang po kayo para malaman po ninyo kung magkano po yung kinikita ninyo araw-araw, kung araw-araw din kayo mag-pick up. Tsaka, ang advice ko po sa inyo, bago po kayo magnegosyo ng broiler, kumausap po muna kayo ng susuplayan ninyo sa palengke. Yan, para hindi naman po ma-stack yung mga broiler ninyo sa bahay ninyo. Or pwede rin po kung konti lang talaga yung ano nyo, bibilhin ninyo, yung tipong pang-start nyo lang po, or sabihin nating maliit lang po yung puhunan ninyo, pwede na po yun sa mga nag-i-start na ano, magnegosyo. Basta wag lang kayong matakot magnegosyo, yun lang po yung sinasabi ko sa inyo. Go lang po kayo, wag kayong matakot. So, kapag yun po yung gusto ninyong ano, negosyo sa ngayon, pwede po yun, pasok po yun sa budget ninyo. Tsaka kung kayo din mismo yung gagawa, kayo yung magde-dress,
Yan. So hindi na kayo magbabayad ng tao para magdress doon sa ano nyo, sa manok. So kung ikaw, kunwari ako yung magne-negosyo, hindi na ako kukuha ng tao na magde-dress. So ako na lang mismo ang magde-dress sa manok namin, tapos ako din yung magbebenta, mas malaki yung kikitain mo. Pero ang puhunan mo naman doon yung pagod mo, tsaka gigising ka ng maaga. Tsaka ang importante doon sa lahat, bago po kayo magbenta ng manok, maghanap po muna kayo ng susuplayan ninyo. Sabihin mo, magkanbas ka muna. Let's say, doon ka sa sa barangay mo. Yung barangay mo, mga ilang bahay yon. Sabihin mo ng 20 sila. Isa-isahin mo yon. Tanungin mo isa-isa, oy, order ka na sa akin ng ng manok kasi bukas magkakatay ako. Ganyan. So, yun. Kunyari, nag-order na siya. So, yung mga sa isang barangay mo, kung 30 sila, tapos 20 yung nag-order sa'yo, not bad. Kumita ka lang ng sa kanila, 50 pesos. Kahit sabihin mong bariya-bariya lang yun, pag inipon-ipon mo, dadami din po yun. Yun yung sinasabi ko sa inyo. Kaya kung ako po sa inyo, tsagaan lang po talaga sa pagnanegosyo. Ito po, sinishare ko lang po to sa inyo para magkaroon naman po kayo ng idea kasi karamihan po sa atin, mga karamihan at saka sa mga kakilala ko po, takot po sila magnegosyo. Tsaka yung kasi, ang inaano mo dyan, yung loob mo, kung gaano kalakas ang loob mo para magnegosyo ulit. Kasi yung mga iba, sabihin na natin na na ASF or walang puhunan or nasa pautang yung mga pera niya, ganyan. So, yung mga iba, wala din pang puhunan. Pero, ang masasabi ko lang din po sa inyo, pag nagnegosyo po kayo, please lang po, huwag niyong ipapautang yung mga manok sa halagang 120 na kikitain ninyo, tapos pahirapan pa maningil. Huwag niyo na lang po ipautang. Kasi dun sa mga halagang ganun na 120 pesos, kailangan bayaran na lang po nila ng cash sa inyo para hindi pa po kayo magkasamaan ng loob dun sa mga kapitbahay ninyo. I-cash na lang po nila. Ito po, ibang farm na naman po yung pinuntahan namin ngayon. So kung makikita ninyo, mga truck po talaga ng pangmanok yung kumukuha dito, tsaka mga 1,000. Compare po sa amin na nasa 500 below lang po yung kinukuha po namin sa ngayon. Kasi diba nung Monday, kakukuha lang po namin ng manok. So akala ko 1 week lang po namin mauubos yun. So naubos na po siya ng 4 days lang. Kaya ngayon, kukuha po kami ulit ng 500 na birds. Yan. So ito po yung mga truck na nagpipick up po dito. Yan. So ganyan po talaga, pang manok po talaga yung pick up po nila. Unlike po sa amin, yung pinang pick up lang po namin yung truck po ng baboy. Yun po yung gamit po namin dati. Hello po. So pang manok talaga yung pang pick up nila. Compare sa amin, yung pang pick up namin, pang pick up po ng baboy. Kasi yan po yung gamit namin sa farm. Yan. Pigiri po kasi yung dati po namin negosyo. So, punta po tayo doon para ma-check po natin yung mga manok. Alanganin. So yung computation po natin kanina na live weight, mababawasan pa po siya ng 1/4. Kasi pag nag-dress na po tayo ng chicken, i-less nyo na lang po yung 1/4. So yung computation po natin kanina, mababawasan lang po ng konti. Pero yan lang po naman po yung mga nag-i-start sa mga, sa mga nag-i-start na magnegosyo. Ang kinumpute ko lang po kasi sa konting manok lang po na bibilhin po natin sa poultry farm.
So, compitin naman po natin ngayon kung magkano po yung kinikita dun sa sinusupplyan po namin sa wet market. Kung ang pasa po namin is 110, then 160 po yung bentahan. Dali, kukuha lang ako ng calculator. So 160 less 110, di ba? So, may 50 pesos po sila. So, yung 150 pesos, 50 pesos, times ilang, kung nakaka ilang kilo sila sa isang araw, sabihin natin 100 na lang. Yun yung pinaka minimum na nabebenta nila araw-araw. So, 100. So, ang kinikita nila araw-araw is nasa 5,000 pesos. Sa isang araw lang po yun ha. Ang in-average ko lang po siya na 100 kilos a day. So, kung 5,000 ang kinikita niya araw-araw, ita times 30. So, meron po siyang 150,000 pesos monthly. Not bad. 150. So, sabihin mo nang ililess mo pa yung rent mo doon. 10,000 na. Sabihin mo nang 10,000. Tapos, kung kukuha ka pa ng tao mo, sabihin mo nang 6,000 din monthly. O, so, magkano na yung nabawas natin? 16,000 na, di ba? So, 16,000. Tapos, sabihin mo na, so, may naiwan pang 134. Sabihin mo na lang ang maiiwan sa'yo na malinis is 120,000 pesos. Yan. So, not bad. Parang parang manager ka na nito ng bangko, 'di ba? Talo mo pa yung mga natatrabaho sa opisina kung ganyan yung kinikita mo monthly. So, 'yun. Pag-isipan niyo na lang po mabuti. Basta ang na-share ko po sa inyo kung paano po kayo mag-start ng pagne-negosyo po ninyo. Dahil ngayong panahon ng pandemic, kailangan po talaga natin gumawa ng paraan or para-paraan yan para kumita po tayo lahat. So, kayo na pong bahala kung ano po ba yung gusto ninyo. Kung gusto nyo ba kayo pa yung magdi-dress ng chicken or kayo yung magbebenta sa mga customer sa palengke or kayo mismo yung magbebenta sa palengke. Or pwede rin pareho. Pareho nyo gawin yon para mas malaki po yung kita ninyo. Sa mga nagtatrabaho po dyan na pag-isip-isipan po ninyo, mga nagtatrabaho sa opisina, na mas malaki po ang kita sa pagnenegosyo. Yan. So, pag-isipan nyo po mabuti. Tsaka yung mga nagtatrabaho po na mga kababayan natin na OFW, pag-isipan din po ninyo kung ano ba talaga yung gusto nyo sa buhay. Kung gusto nyo ba talaga magtrabaho habang buhay or gusto nyo po magnegosyo. Kasi kung pagnenegosyo po yung pag-uusapan, hawak nyo po yung oras nyo, tsaka kasama nyo pa po yung pamilya nyo dito sa Pilipinas. So, yun po, binibigyan ko lang po kayo ng ng advice kung paano kumita. Yan, kayo na po ang bahala kung ano po yung pipiliin ninyo, tsaka kung saan po kayo mas masaya. Sana may natutunan po kayo sa video na ito, at sa mga hindi pa po nakapag-subscribe, please subscribe para ma-update po kayo sa mga nangyayari po sa farm namin. And thank you for watching. Bye!